Naalala ko tuloy, may nagtanong sa akin sa Bible study sa online. Praise the Lord God. Kasi na-discuss ang tungkol sa, ito nga, tungkol sa scripture with regards to Stephen. Ang sabi nung isang naka-Bible study ko, Brother Ferdy, how to be Stephen? Paano ba magiging kagaya ko ni Stephen? At paano ba ako magiging kagaya ni Daniel? Oh. Okay, hallelujah. How to be you, Stephen? Pwede natin tanong. Stephen, how to be you? Paano ba tayo magiging kagaya ni Stephen? Anong gagawin natin? Wala tayong sasabihin. Can you say amen? Yeah. Tumayo ka lamang, humarap ka sa Diyos. Amen. Alright, hallelujah. Ipakita mo, ipaliwanag mo, hayaan mo magliwanag ang mukha ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Huwag ka makipag-argue. Para maging kagaya ka ni Stephen, tumayo ka lang, humarap ka sa Diyos para makita na nagsashine sa iyo sa buhay mo ang face of an angel. Amen. The manifested face of the end time. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Alright. So, si Daniel ay hindi man lang siya nagalusan, hindi man lang siya nagkaroon ng konting kalmot sa kabila na naglalaway ng mga leon. Alright, hindi siya man lang siya nagalaw. Walang ni isang bakas ng pangil o ng kuko ng leon ang tumama sa kanyang mga katawan. Alright, hallelujah. Anong totoong dahilan? Hallelujah, because he believed in his God. Amen. Alright, hallelujah. Tandaan niyo mga kapatid, tamaan man tayo ng mga sakit sa panahon natin. Hallelujah. Amen. Pero tandaan nyo, kailanman ang bahagi ng Diyos, yung larawan ng Diyos na nasa atin, ay hindi kailanman magagalaw. Yes. Amen. At, amen, umarap siya sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. Yes, Lord God. Tayong lahat ay umaharap sa iba't ibang klase ng problema at mga kalungkutan sa buhay natin. Praise the Lord God. Hallelujah. At mga trials, lalong-lalo na ang mga naniniwala sa Diyos. Amen. At tayong lahat ay tinetesting sa mga bagay na ito. Tama? Amen. Hallelujah. At yung pag-test sa atin, hallelujah, ay pinapahintulutan ng ating Panginoon para magliwanag ang ating mga mukha. Can you say amen? Maipakita natin na ang gintong meron tayo ay hindi mga false gold. Yung gintong meron tayo sa puso natin, sa buhay natin, hallelujah. Ang gintong kumikinang na nagliliwanag ay gintong galing sa ating Panginoon. Amen. Ang mismong buhay ng Diyos ang siyang magliliwanag sa atin. Alright. Hindi ito mag-iiwan, hallelujah, ng mga marka. Okay, kagaya na nangyari ni Brother Daniel. Walang marka na naiwan sa kanya. Marka ng kapaitan, marka ng kalungkutan, marka ng hinanakit sa Diyos. Okay? Marka ng kawalang pag-asa. Paano na tayo? Hallelujah. Paano na tayo ngayon? Alright? Hallelujah. Na tayo kasi ay, hallelujah, ibinasin natin ang ating pananampalataya doon sa mga tao ang ating sinusundan. Isinandig natin kapag nawala sila, paano na? Salamat na lamang mga kapatid, nag-iwan siya ng marka sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Mawala man ang mga taong mahal natin sa buhay, nandun pa rin ang marka ng Diyos. Hindi marka ni Satanas. Amen. Amen. Hindi marka ng kapaitan, hindi marka ng kalungkutan, hindi marka ng hinagpis, kundi marka ng kasayahan sa ating Panginoon. Amen. Amen. So Lord God, hallelujah. Amen. Kasi kung ang tangi lamang tatanggapin mo, ay mga marka ng kapaitan at mga kalungkutan na ba'y hindi ka makapagpapatuloy sa pananambahan sa ating Panginoon. Okay, kaya tandaan nyo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Itong mga nangyayari sa buhay natin ay pawang mga testing lamang para maipakita natin ng lubusan ang isang mukha na kailangan natin i-manifest sa ating panahon. We must reveal, we must manifest the face of the end time. Amen. Okay. Alright, so, sa book of, sa
sa Book of Hebrews, makikita natin, mga kapatid, hallelujah, ang ginagawa ng Biblia, kung mabasahin yung Book of Hebrews, hindi natin mabasahin yung Scripture, makikita natin kung paano ang mga tao doon, mga mananampalataya ay nakipaglaban ng pananampalataya. Hallelujah. At paglaban sa kanilang pananampalataya. At marami tayong mga kapatiran, marami mga believer, hallelujah, ang nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa kanilang pananampalataya. Amen. At hindi tayo nagsisisi, hallelujah, hindi tayo nalulungkot dahil alam natin yung kanilang pakikipagbaka, yung kanilang pakikipaglaban ay nasa mabuting pakikipaglaban. Yes. Okay, hallelujah. Amen. At sabi dito, mga kapatid, sa with his coming, sa preaching niyang an exposition of the seven church ages, Philadelphian church age, sabi niya dito, it is in the midst of great trouble that Jesus come, and with his coming, there is a resurrection. Sa kanya daw pagdating, hallelujah, nandoon ang resurrection. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, sa panahon na ito, kagaya ng ating Panginoon sa panahon ng troubles, amen, ay hindi siya nabagabag. Hallelujah. Kundi ito yung mga panahon, mga kapatid, na sa kabila ng mga accusation, sa kabila ng mga persecution, hallelujah, instead na siya ay magpakita ng maling klase ng nature, maling klase ng muka, hallelujah, ay naipakita niya ang muka ng pag-asa. It is in the midst of great trouble that Jesus come, and with this coming, there is a resurrection. Sa kanyang pagdating, nandoon ang kanya, nandoon ang ating pagkabuhay. Hallelujah. Kaya tayong mga umaasa sa kanyang pagdating. Tandaan nyo, huwag tayong malungkot kasi nandoon ang ating pagkabuhay. Yes. Praise the Lord. Habang tayo naghihintay, hallelujah, nandoon ang ating katuwaan kasi nandoon sa kanyang pagdating ang ating pagkabuhay. Pag walang coming, walang resurrection. Can you say amen? Amen. Pag hindi siya dumating, wala tayong resurrection. Kaya asamin natin, hallelujah, ang kanyang pagdating. Kasi in his coming, there is a resurrection. Yes. Alright. Many are comfort out of the dust. Hallelujah. And rest with those who are alive, but waiting for his return. And this will be given crown. At itong mga taong ito, sabi ng scripture, sabi ng quotation na ito, mga kapatid, itong mga taong naghihintay sa kanya, nababangunin, praise the Lord God, many are to comfort out of the dust, maraming mga magsisibangon mula sa alabok, at kasama dito ang mga taong pumanaw ng mga kapatiran natin, say amen, at ang sabi dito, kasama sila magbabangon, babalik sila out of the dust, and rest with those who are alive but waiting for his return. Amen. Kaya, hallelujah, ang mga kapatiran natin na pumanaw na, amen, hallelujah, ay bubuhayin ang ating Panginoon mula sa mga alabok ng lupa. And rise with those who are alive. At kasama nating mabubuhay. Actually, hindi naman talaga sila namatay sa mga puso natin. Tama? Personally, physically, namatay lang sila. Na-separate lang sa atin sila sa mundong ito. Pero dito sa puso natin, hallelujah, kasama pa rin natin ang ating mga kapatid. Amen. Alright? And they are waiting. Hallelujah. Waiting for his return. Kala nyo ba, kayo lang ang naghihintay. Sila naghihintay din. Siyempre. And this will be given crown. At itong mga ito, hallelujah, ay binigyan ng mga corona. Hallelujah. Binigyan ng corona. Alright, nagkapasalamat pa kayo sa Diyos ngayong umaga. Dahil tayong mga nag-aantay ay bibigyan ng corona ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Why? Bakit sila bibigyan ng corona? Because they are sons of God. Amen. Ang totoong dahil lang kaya sila bibigyan ng corona dahil sila ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Alright, so, sabi niya rin sa pagkapatuloy, oh, we have a word for us all this time.
Anong gagawin? It is hold fast. Kailangan daw nating manghawakan ng mahigpit. Okay. Hallelujah. Anong bilin sa atin? Kailangan nating manghawakan ng mahigpit. Pag sinabing mahigpit na paghawak, abay, siguradong hindi ka bibitaw. Amen. Okay? Naalala ko tuloy, hallelujah, ang isang inang agila, kapag daw siya ay nagtitrain ng eagle, ang ginagawa niya doon sa kanya mga inakay na agila ay pinapatuka niya doon sa kanya mga balahibo. Pagkatapos ay lilipad siya ng napakataas. Alright? Hallelujah. Walang magagawa ang mga anak na agila kundi kumagat lamang doon sa balahibo. Hallelujah. Hindi sila dapat magreklamo. Can you say amen? Lord, bakit ganito ang buhay ko, Panginoon? Hallelujah. Bakit ganito na lang? Araw-araw na lang, Lord. Pangit ang buhay ko. Bukas, pangit. Ngayon, pangit. Kinabukasan, pangit. Sa isang araw, pangit pa din. Hindi siya makareklamo. Hindi nila kailangan magreklamo sa Diyos. Hallelujah. Kasi once na ibinong kanila ang kanilang mga bibig, abay, sigurado makakabitaw sila sa pagkakagat doon sa balahibo ng ilang agila. Kaya ngayong umaga, hallelujah, kumagat lang tayo. Hold fast! Amen. Praise the Lord God, hallelujah. Hold fast! Praise the Lord God. Is it hold fast? Persevere! Magpusigi tayo, hallelujah. Amen. We are in the battlefield. Wala tayo sa bed of roses, kagaya na sinasabi ng propeta ng ating Panginoon. We are not here lying in the bed of roses. Praise the Lord God. It is hold fast, persevere, don't give up. Okay. Eh, brother, di na mag-church kasi wala na yung aking idol sa church. Brother, hindi na mag-church kasi wala yung kaibigan ko sa church. Brother, sister, hindi na ako mag-church. Why? Kasi wala na yung aking matalik na kaibigan sa iglesia. Alright, hallelujah. Sabi nito ng propeta, ang bilis sa atin, it is hold fast, persevere. Huwag kang titigil. Manghawakan ka ng mahigpit sa iyong pananampalataya. Don't give up. Huwag kang bibigay. Hallelujah. Huwag kang aayaw. Praise the Lord God. Sa panahon na ito, nalalapit na ang pagdating ng ating pang, ngayon ka ba aayaw? Ngayon ka pa ba bibitiw? Don't give up! Ano sabi? Put on the whole armor of God. Amen. Kundi ang sabi, ang bilis sa atin, ibihis mo, hallelujah, ang buong kagayahan ng Diyos. Yes. Ibihis mo ang lahat ng kagayahan ng Diyos. Tama? Hindi lang ang helmet of salvation. Hindi lang ang sword of God. Hallelujah. Hindi lang ang breastplate. Hindi lang ang pamikis. Hindi lang ang kalasag, kundi ang sabi ng scripture, put on the whole armor of God. Amen. Alright, hallelujah. Hindi pwede sabihin, Lord, pwede lang helmet na lang, Lord. Satanas ano yan eh. Hallelujah. Marami yung panipat. Kumbaga sa ano, marami siyang technique para tayo ipatamaan. Nandyan atakihin ang ating mga physical. Hallelujah. Nandyan gamitin ang ating mga kaibigan. Nandiyang gamitin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kakilala, ang ating mga kasama sa trabaho para tayo ay bumitiyo sa pananampalataya. Hallelujah. Salamat na lamang may mga taong nagliliwalay sa mukha natin at nagpapaalala sa atin ng mga bagay na ito. Hallelujah. Alright. At sabi ng propeta ng ating Panginoon, it is hold fast, persevere, don't give up. Alright. Ibigay na ba kayo? Kayo ba ay mag-give up na? Dahil sa mga dinadanas natin ngayon? Hallelujah. Don't give up. Put on the whole armor of God. Use every weapon He has given us. Gamitin mo ang lahat ng kalasag na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasama sa kalasag na ito, ang pagtitiis. Tama? Amen. Hallelujah. Lord, bakit na lang puro suffering? Long suffering. You have to suffer long. Hallelujah. Gamitin mo ang lahat ng kalasag. Kalasag ng pagtitimpi. Kalasag ng pagtitiis. Yes. Kalasag ng pagpupunyagi. Can you say amen? Kalasag ng katuwaan sa lahat ng mga pagkakataon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Use every gift of God at our disposal. As ang sabi dito, look ahead with joy. Tumingin ka daw. Hallelujah. Tumingala ka. Humarap ka. Face ahead with joy.
And that is the face of an angel. The manifested face of the end time. Hallelujah. Face ahead. Ibig sabihin, ang mukha na kailangan natin gawin at ipakita sa panahon natin. Hallelujah. Ang isang mukha, hallelujah, na may kasayahan. Isang mukha na may masigla. Isang mukha na handang tanggapin ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Dahil power ito ay mga pagsubok na nilatag sa iyo ng ating Panginoon. Praise the Lord God. Hallelujah. Look ahead with joy because we are going to be crowned by Him who is King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Alright. You know why, mga kapatid? Sa mga taong naglingkod ng tapat, sa mga taong ibinigay ang lahat sa ating Panginoon, sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon, ang buhay para sa mga kapatiran. Hallelujah. Naalala ko tuloy, one time, mayroon akong testimonya. Amen. First time kong makasama at makita si Pastor Wilco, hindi ko makalimutan, the first time na ma-meet ko siya sa Talim Island. Praise the Lord God. Abay, dahil kami sa church ay sanay doon sa mga taong di kurbata. At sanay doon sa mga taong talagang mga stiff-necked. Hindi mo sila makikita ng lumingon pag tinawag mo, pag humarap sila talagang straight ahead, straight na straight ang katawan. Alright? At first time kong na-meet si Pastor Well, alright, hallelujah, alam nyo ba, nakadamit siya ng boysen, hindi ko makalimutan yung kanyang damit eh. Hanggang ngayon, naaalala ko pag naisip ko, at inaalala ko yung first time kami magkakita, abay hindi, nung una ay parang kakaiba itong taong ito. Hindi akma doon sa nakasanayan namin ng mga itsura ng mga taong, hallelujah, na doon sa simbahan. Alright, nakita ko kasi siya, nangaral sa Bible study, abay naka-boys din na t-shirt. Alright? At, nag-mark kayong sa puso ko, sabi ko, Praise the Lord God, ang Diyos pala ay gumagamit ng mga taong simple. Ang Diyos pala ay gumagamit at nagkakaloob ng kapayagan sa mga taong, hallelujah, simple lang ang buhay. Simpleng manamit. Kayang makibagay sa lahat ng klase ng tao. Okay. Pag dumampot siya ng isda, dumampot kami ng isda, dampot din siya ng isda, pagkainan na. Pag nagkamay kami, nagkakamay din siya. Alright, and I'm so blessed, hallelujah. Kapag naaalala ko ang mga tagpo na ito, how simple you are. Praise the Lord God. Napaka-simple, napaka-dedicated sa ating Panginoon. Alright? At seryoso, hallelujah, sa kanyang pinapangaral. Pag sinabi na yun. Hallelujah, isang klase ng taong, hallelujah, tumatayo, pag puti, ang itim ay itim. Yes. At tama ay tama, ang mali ay mali. Yes. Di ba, kanya na pinapakita ng ating Panginoon Jesucristo sa atin? Hallelujah, ng propetang binadaya sa ating panahon, ng mga ministro na binigay niya sa atin, kagaya ni Pastor Robert. Hallelujah, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Praise the Lord God. Hallelujah. At ito ang isang bagay, hallelujah, na nagpaliwanag sa akin. Na hindi ko makalimutan hanggang sa panahon natin. Hallelujah. Nasabi ko, ito ang klase ng mukha na hinahanap, hallelujah, ng mga mananampalataya sa ating panahon. Amen. Ang mukha ng isang anghel. Praise the Lord God. Hallelujah. Actually, tayo lahat ay anghel. Tama? Yes. Maraming mukha sa paligid natin. Alright? Marami tayo nakikita mukha sa ating paligid. Sa lahat ng ating mga pinupunta, ang daming klase ng mukha. Pero dito lamang sa church na ito, hallelujah, dito lamang sa mensahe ito, dito lang ako nakakita ng mukha ng anghel. And say amen. Amen. Dito ko lang nakita ang mga tao kagaya nyo na mga mukha ng anghel. Sa Church of the Overcomer, sa ibang iglesia ng Methodist Church ito, dito lamang ako nakasumpong ng mukha ng mga anghel. Praise the Lord God. Hallelujah. Marami na akong mga nakita. Hallelujah. Pero dito lang nakasumpong na meron pala talagang muka ang mga angel. And that is your face. Amen. Let your light shine. Let your light shine. Let your face shine before men. Praise Lord God. Hallelujah. Alright. So, sa exposition again of the seven church ages, Philadelphia Church, sabi niya, now, he is not only giving crowns, hindi lang daw siya
nagbibigay, magbibigay ng corona, bigay ng corona. But he says that this in the bride will be made pillars in the temple. Okay. I repeat. He is not only giving crowns, but he says that this in the bride will be made pillars in the temple of God. Okay. Hindi lang pala tayo bibigyan ng corona. Hindi lang pala tayo pinagkalooban ng crowns. Kundi ang sabi ng Biblia, but he says that this in the bride will be made pillars in the temple of God. Now, he is going to make the overcomer, I repeat, now he is going to make the overcomer a pillar in that temple. Ang mga overcomer daw ay gagawing mga haligi. Hindi lang pala tayo bibigyan ng corona, hallelujah, kundi tayo ay gagawin ding mga haligi ng temple. Yes. Alright. Kaya ako'y nagagalak, mga kapatid, hallelujah. Dahil may mga kapatid na tayo, hallelujah, na pinauna ng Diyos doon sa kalangitan. Anong dahilan? Para gawing haligi. Maging mga patibayan ng templo. Can you say amen? Amen. Kaya huwag kayong malungkot. Hindi na wala ng silbi. Ang pagkawala ng ating mga kapatid, kundi naging structure ito. Alright, para yung templo ng inihanda sa atin ng Diyos, hallelujah, yung spiritual temple, sila ay gagawing mga haligi, mga pillars in that temple. But what is pillar? The pillar is actually a part of the foundation for it holds up the structure. Amen. Ibig sabihin, naipiprepare na ng Diyos ang ating tahanan. Naipiprepare ng Diyos ang templo doon at ang mga kapatiran natin ay ang mga haligi ng templo. Amen. Na pinauna ng Diyos. Di ba ganyan? Pag gumagawa ng building, inuuna ang mga poste. Okay? Kaya hindi kawalan talaga, hallelujah, ang pagkawalan ng ating ibang mga kapatid, kundi ito ay kagalakan pa natin dahil natatayo na ang structure ng temple. Amen. Naipupwesto na ng Diyos ang mga haligi ng templo na ating tatahanan. Hallelujah, spiritually. Alright. Kaya kung kukunin ako ng Diyos ngayong oras na ito, proud ako. Amen. Kasi magiging bahagi ako ng structure ng ating Panginoon. A pillar is actually a part of foundation of the foundation. Dahil ang mga haliging ito ay bahagi ng pundasyon. Hallelujah. Kailangan na munang mailatag ang mga pillar sa templo bago tayo dalhin ng ating Panginoon doon sa ating tahanan ng pupuntahan. Thank you, Lord God. Hallelujah. A pillar is actually a part of a foundation. Hallelujah. And what is that foundation? Who is that foundation? The foundation is God. Amen. Praise the Lord God. And it holds up the structure. Kaya bago tayo maikabit, bago mailagay ang bubong, bago mailagay ang mga kapatiran sa Church of the Overcomer, bago mailagay ang mga kapatiran sa Anti-Overcomer Christian Church. Hallelujah. Bago mailagay ang mga kapatiran na Elect Bride Church Assembly, at sa mga Bread of Christ Assembly, at sa mga lahat ng Message Church, bago mailatag doon sa, maikabit doon sa structure na ginagawa ng ating panu, kailangan na munang mailagay ang mga pillars ng iglesia. Yes. Ang pillars ng temple. And what's that? And who's the pillars? Tayo, yung mga iglesia, mga overcomers. Sabi nito, now he's going to make the overcomer a pillar in the temple. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa biyayang ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Alright. Amen. So, balikan natin si Brother Stephen. Hallelujah. I think this is the last slide. Bago ako matapos ng pangangaral. Alright, so, nagtanong kasi ako kahapon kay Brother Jen Reb. Sabi ko, Brother Jen Reb, mga gano'n ba kahaba ang slot for preaching? Sabi niya, Pastor, kahit umabot ka ng 12, sa tingin ko parang malabo akong umabot ng 12 o'clock. Kasi sabi ko, Brother General, maiksi lang talaga kasi ako mangaral. Maiksi lang ako mag-preach. Alright, hallelujah. Amen. Sa exposition of the seven church ages, sa Philadelphia Church, sabi niya rito, he said, his face shined like an angel. Sabi niya, I don't believe
It shined like one of those lights. Hindi daw siya naniniwala, sabi niya, na yung liwanag na nakita, pinapakita, kagaya ng mga picture, hallelujah, ay ganong klase. Shined like one of those lights. An angel's face wouldn't shine like that. Ang mukha daw ng anghel ay hindi daw ganyan ang klase ng pinapakita sa mga nakita natin picture, no? An angel's face wouldn't shine like that. An angel's a messenger. I repeat, an angel's a messenger. Yes. Ibig sabihin, ang mga taong mensahero, ito yung mga mensahero, hallelujah, na nagdadala ng mensahe. Amen. An angel's a messenger. Hallelujah. But what made it shine? Ano daw ba ang talagang nagpaliwanag sa kanila? Ang totoong nagpaliwanag, ang sabi nito, he knowed what he was talking about. Dahil alam niya ang kanyang sinasabi. Yes. Hindi siya nagbibiro. Amen. Alright. Hindi siya klase ng messenger, hallelujah, na nambubula ng mga tao para lamang sumimba sa simbahan. Amen. Okay. Ito ang klase ng mga messenger sa panahon natin. Hallelujah. Kagaya ni Pastor Ruben. Amen. Na hindi nagjo-joke, hindi ginagawang joke ang salita ng ating Panginoon. Amen. Para lamang maka-encourage sa mga tao. Yes. Amen. Hallelujah. Yung nakala ko nung una, first time nung matenda ko ng minister's meeting, akala ko ang unang dinidescribe sa Mr. X ko ay yung mga serpent seeds, something like that, yung mga seven thunders and seven seals. Sabi ko, bakit kaya dito sa minister's meeting, Bible exposition, ang mga tinuturo ay yung unang-una ay tungkol sa buhay ni Christ. Okay? Sa pag-ibig. Dito ko naintindihan, hallelujah, ang mga messenger, amen, ay hindi doon nag-uumpisa. Nag-uumpisa sila saan? Sa Diyos. Sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. One time, we preached about, hallelujah, naalala niyo ba nung tayo ay mag-host ng interfellowship? Isang scripture lang ang binasa ni Pastor Well. Ang sabi niya, hallelujah, amen, for this is the message that you heard from the beginning. Alright? That we should love one another. Okay. At ito ang klase, hallelujah, na mga mensahero, hallelujah, na kailangan natin sa ating panahon. Amen. Ang ituro ang tunay na pagmamahal sa bawat isa. Hallelujah. Hindi ang pagkapabahagi, hindi ang galit, hindi ang puot, hindi ang pagkakaiwalay sa iglesia, kundi tinuturo ng ating Panginoon, ng ating mga mensahero, ang pagkakaisa sa loob ng church. Yes. Saan ka man nag-isip ngayon? Saan ka man nag-church ngayon? Hallelujah. Kailangan nating magkaroon tinatawag ating union. Amen. Alright? Ng pagkakaisa, hallelujah. Ng pag-ibig. And that is the message that you heard from the beginning. Yes. Okay. That we should love one another. Praise the Lord God. Hallelujah. Amen. At ang sabi ito, but what we made it shine, he knowed what he was talking about. Kailangan daw, dahil ang totoong dahilan ay alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. An angel knows what he's talking about. Okay. Hallelujah. Dapat ay ganyan ang klase ng mukha ng anghel na ipinapakita natin sa ating panahon. Amen. Hallelujah. Alam natin dapat kung ano ang ating sinasabi. Yes. Amen. Bago pumanaw si Pastor Ruben, praise the Lord God, nakita ko yung post ni Sister Paula dun sa kanyang wall, no? Ang sabi ni Sister Paula that time ay kailangan ni Pastor Ruben ng dugo. Kailangan niya masalina ng dugo
At ang type na kailangan ni Pastor Lowell ay type O. Alright, sabi ko, ano, mabasa ko yung post, type A ako, A positive. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa asawa, paano ako mag-donate dito? Gusto ko mag-donate ng dugo kay Pastor Lowell, noong mga panahon na ito, ang mga kapatid. At alam niyo po ba, actually, sa dalawang beses kong nag-try mag-donate ng dugo, ay bumagsak ako sa test. Nag-paid ako sa test 2 times. Kaya sabi ko, si Sir Violi, gusto kong mag-donate ng dugo. At sabi ko, pagpray mo ako na this time, pumasa ako. Amen. So, habang buwibiyaya ko, Pastor Lord, ay nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kahit ngayon lang, pumasa ako. Para makatulong naman ako sa kapatid. Sabi sa Panginoon Lord. At praise the Lord God, dahil sa tulong niya, ay yung lahat ng test, yung BP, actually, nung binipi pa ako, medyo mataas. Eh, nung ako inano pala kagito, yung tungkol sa insalagnat, Temperature. Hallelujah. Ay, mataas yung aking, sabi niya, Sir, ano ka? Eh, yung BP ko pala is, 160, kung talaga, 160. Tapos, nag-relax ako, sabi ko, Lord, sana pumasa ako. Hindi mo lang pumasok, lumabas mo lang ako. And then, nung iba yung temperature ako, ay 37.4. Sabi niya, Sir, mainit ka. Sabi ko, hindi po kasi galing ako sa labas kasi katanghalian po ako ng tumakbo, bumiyaya ko ay tanghali na, 10 o'clock. Then, masiguro mga 11 ako dumating. Parang kainit ng mga panahon, napakainit ng panahon. No? Eh sabi ko sa nurse, galing kasi ako sa labas, nainitan ako. Kaya medyo mainit. Pero may may nung pinasulat ako, okay na kasi nakarelax ng konti. And then may may pinasulat ako sa dugo. At in interview, then maya maya, pinahiga na ako. Sabi ko, praise the Lord God, hallelujah. Salamat. Salamat Lord, hallelujah. Dahil ito na yun. Pumasa ako sa test. Kasi actually, 2 times ako nag-fail. Amen. Hallelujah. Mag-donate ako ng doon, talagang bumagsak ako. Hallelujah. Hindi ko alam anong dahilan kung bakit ako nag-fail. Pero for in that time, hallelujah, salamat sa Panginoon, hallelujah, sabi ko, nakapag-donate ako, hallelujah, ng dugo. Praise the Lord God. Nga lang, siyempre, ang Diyos pa rin ang nakakalam ng lahat. Yes. Siya pa rin ang source ng buhay natin. Praise the Lord God. Kaya, amen. Kahit anong gawin natin at ito na ang kalooban ng ating Panginoon, wala tayong magawa. Amen. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah. Amen. Yung mukha, hallelujah, na ito, amen, ay patuloy na nakatatak sa puso natin at nagliliwanag. Amen. And that face is the face of an angel. Amen. At gawa nito, hallelujah, dahil si Stephen, sabi ng scripture, is a man full of faith, hallelujah, full of the Holy Ghost, hallelujah, nagliwanag ang kanyang mukha. Dahil ipinagliwanag niya ay ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo. At nawa ang mukhang ito, ang the same face na ipakita natin sa ating panahon. Sa kabila ng persecution, sa kabila ng problema, sa kabila ng hinagpis, sa kabila ng kalungkutan natin, ipakita pa rin natin patuloy ang mukha ng isang anghel na kailangan nating i-manifest. Dahil ito ang mukha na kailangan nating ipakita sa ating panahon. Praise the Lord God, hallelujah. Let us manifest our face. Hallelujah. The face of Jesus Christ. Amen. Sa panahon natin, itong mukha na ito ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Ang mukhang nagliliwanag sa atin. It's amen. Amen. Praise the Lord God. Hallelujah. Sa Mount of Transfiguration,
Nakita ng mga alagad, hallelujah, ang mukha ng ating Panginoon ay nagliliwanag. At itong mga tagpong ito, ang panahon na malapit na siya, saan? Sa kamatayan, that time. Did you say amen? Yes. Hallelujah. Pero hindi siya nagpakita ng angry face. Hindi siya nagpakita na siya ay nalulungkot at siya ay papanong na sa mundong ito. I believe, hallelujah, amen, ay maluwag sa puso ng ating mga kapatid na tinanggap nila ang kaharian ng langit sa mga oras na ito, mga kapatid. Tinanggap nila ng maluwag, hallelujah, ng walang sama ng loob sa ating Panginoon. Amen. Ang pagpunta nila sa langit, ang pagkuha sila sa kanila ng ating Panginoon. At si Brother Stephen, si Pastor Ruel, si Brother Brennan, ang ating propeta, hallelujah, naniniwala ko, maluwag nilang tinanggap sa kanilang mga buhay, hallelujah, ang kanilang pag-alis sa mundo ito. At ipinakita nila, hallelujah, kagaya ni Brother Stephen, anumang ibato sa kanila sa mga oras na ito, hallelujah, kainin man ang buong, ang lahat ng mga uod, ang buong katawan nila, hallelujah. Amen. Sabi ng awit, sabi ni Job, even this skin worm eat all my flesh, eat all my body, but yet in my flesh I shall see God. Amen. At ganyan ang nakita ng mga kapatid natin, naniniwala kung bago sila kunin ng ating Panginoon sa mga oras nito. Nakita nila ang nagliliwanag na pintuan ng langit. Amen. At masaya silang sumama sa ating Panginoon sa kanyang kaharian. So, umagang ito, mga kapatid, praise the Lord God. Amen. Praise the Lord God. Yung mukha, amen, na manifested place, face, na kailangan natin sa Panginoon natin, amen, na isang klase ng mukha, ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Ang mukha ng isang anghel. Amen. Ang mukha ng isang mensahero. Yes. Ang mukha ng isang nobya kung kailangan natin i-manifest sa ating mga Panginoon. Amen. Muli, mga kapatid, sa Church of the Overcomer, ako'y nagkapasalamat sa paunlak, sa pagtitiwala na iginawad, tinagkalob sa akin, at tinagkatiwalaan niyo ako na maging bahagi ng inyong gawain sa oras na ito. Ako nagkakasalamat sa inyo lahat dahil, hallelujah, bagamat kami ay maliit na iglesia lamang at mga bago lang sa ministry, ay nandoon ang pagtitiwala niyo sa aming lahat na kami ay maging bahagi ng inyong gawain. Amen. Sa pamilya ni Pastor Ruel, ako ay nagkakasalamat sa inyo dahil sa tiwalang ito. At ganoon din ako ay nakikidalamhati sa inyo sa mga oras na ito. Ito ay dalamhati ng kasiyahan. Hallelujah. Kaya sa ating kapatid na si Pastor Ruel, sa Lord God. Amen. At salamat sa inyo lahat sa mga kapatid ko na nasa Zoom at sa FB Live. Ay nagpapasalamat ako sa inyo sa mga oras na ito dahil patuloy kayong nangahawakan, patuloy kayong naglilingkod. Hallelujah. Patuloy nyo nang ipakita ang ganitong klase ng mukha. Ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Yes. The manifested face of the Empire. Muli, amen, ay isang magandang umaga sa inyo. Muli ng ating Panginoon.